This channel does not promote or encourage any illegal activities. All contents provided by this channel are meant for educational and informational purposes only. I cannot guarantee you will make money nor will have the same experience as mine in this video. I'm just showing you different websites, apps, and methods that have the potential of making money. I'm not also a financial advisor nor an expert in such. So make sure you always do your own research first. Hey yo mga ka-GG! Welcome back sa aking YouTube channel. And for today's video, meron na naman po akong i-share sa inyo na another NFT game, which is itong Influencers of the Metaverse. So alamin natin guys dito sa video na ito yung pwede nating malamang information about this specific NFT game, no? Ano pa bang hinihintay natin guys? Simulan na natin! Ano nga po ba itong si Influencers of the Metaverse NFT game? So, una sa lahat guys, hindi lang ito basta-basta na NFT game, no? So, consist po ito na mini games. So, each mini game sa kanilang NFT game, no, ay may own dynamics, including din yung pinaka-financial dynamics nila. All mini games participate in the same metaverse, enabling interaction between this different ecosystem. And meron din silang i-introduce sa metaverse na kung saan yung mga influencers from all branches of activity can launch their own game. Always bringing new people to this market and always generating new players. No? So napakaganda naman talaga guys nung kanilang briefing no sa mga new players nila. So the first influencers chosen was the Sky Zhao NFT game, a YouTuber that for 7 years he has been building his community and today is one of the strongest in the Brazilian NFT market. So, ayan guys, pwede nyo i-check out itong kanilang trailer sa description box ko below kung gusto nyo panoorin ng buo. At ito nga mga ka-GG, yung kanilang official website. No? So, tignan muna natin yung pwede nating malamang info sa kanilang front page. No? Kasi minsan nandito na lahat yung information sa isang NFT game. No? Then, nakalagay nga po dito is the best or worst athletes in the metaverse. So, bakit kaya ganun ang nilagay nila, no? Bakit nila in-slash yung best? So, dito pa sa baba, ang nakalagay po is newest minigame, Rolling Slowly. So, yun nga yung nakita ko natin kanina doon sa kanilang trailer, no? Yung una sa, pinakaunang game sa kanilang minigames, no? So, is finally here, avoid healthy food, try not to exercise, and for the love of God, don't ever come in first. So, bakit kaya, no? Then, available siya sa PancakeSwap and PewCoin. Then, dito sa taas, makikita nyo naman yung kanilang official contract address. So, ito siya guys, no? Kita naman natin dito. So, ay, nakalink naman yung official website nila. At ito yung total supply po ng IOM token, no? So, yung tawag sa token nila or Influencers of the Metaverse. So, dito naman guys, sa baba, yung NFT market nila. So, nakalagay, earn, buy, and collect valuable NFTs model after your favorite influencers, better yet, use them to compete in the game. So, ayun siya guys, may box na XL box, then extra XXL box, diba? Then, meron pa guys, pwede natin i-click yan. So, marami sila dito guys, no, sa kanilang boxes, no. Kung gusto nyo makita, ayan, no. Prior box, then Gordolina box. Then, sa games, nandito na rin. So, ito siya guys. Then, more games coming soon pa, no. So, balik tayo sa kanilang official website. So, paano ba nagwo-work daw po itong kanilang NFT game, no? So, nakalagay naman dito, Influencers of the Metaverse has two parts. The Metaverse itself and the mini-games within. So, eto guys, may dalawang klase daw sa kanilang NFT game, no? So, yung Metaverse nga and yung mini-games. So, sa Metaverse or the Metaverse, dive into the Metaverse and get your chubby hands on Influencers NFTs, IOM tokens, and power-ups that have real value in the real world. In the mini games, use your influencers, NFTs, and IOM tokens to play an ever-growing list of mini games to earn real-world crypto. So, dito guys, pwede kayong mag-earn, I think, ng IOM tokens.
Then dito sa baba, ayun o, may mga iba't ibang klase sila nga na minigames na meron, pwede kayo mag-earn ng extra no, na tokens. So, ayun siya. Then ito guys, yung sa kanilang IOM token, no? Yung pinaka-official token po nitong Influencers of the Metaverse. So, ang nakalagay nga po dito, the IOM token is at the core of Influencers of the Metaverse. It can be purchased or earned and is used to play, upgrade, and lose better than your competitors. Yun ang nakalagay, no? Then, dito sa baba, ito yung usability po ng token sa habang ginagamit yung IOM token, such as pwede nyo siya ma-earn by playing. Then, pwede kayo mag-purchase ng tokens. Then, pwede kayong bumili ng character entities, in-game items, and influencers boxes. Okay? So, dito guys sa taas, kita nyo naman din na meron ding white paper, marketplace, and buy tokens sila, no? So, check muna natin yung baba bago tayo mag-click dyan sa mga yan. So, dito sa roadmap, so, nag-start lang po sila nitong February Q1 2022, no? So, buti guys, may checklist sila. So, para at least nalalaman natin kung ano ba yung progress ng kanilang NFT game, no? So, maganda yan. Good thing yan na meron silang checklist. Ito naman, guys, yung sa team po ng IOM, no? So, kita nyo naman po dito, mga ka-GG, no, na ito yung mga team or bumubuo nitong IOM NFT game. So, pwede natin tignan yan, guys. So, click nga natin itong, for example, itong Instagram account po nitong Sky Zhao. So, check nga natin kung siya ba talaga itong nasa picture. So, dito siya guys, ha, na direct. So, meron siyang 74.7 followers. And, kita naman natin guys, ito yung picture niya, no, to, para ma-similarity lang natin yung kanilang itsura. So, ayan guys, parehas naman yung naka-indicate na mukha dito doon sa Instagram. So, talagang sila nga to guys. Docs Dev. So, check naman natin itong isa si Chapel Lero. So, tingnan natin guys kung same lang yung itsura niya. So, same naman guys. Ayan, kita nyo naman, no? Then, si Bella Falcone. So, check natin din. Minsan kasi guys, mabagal yung website kaya hindi natin ma-view maigi, no? So, ayan. So, naglo-load pa siya. So, eto siya guys. Ayan, kita nyo naman, no? Indicated naman siya. So, I think sana talaga sila yung mismong team, no? Kasi pwede naman na ilagay lang nila yung link na idadirect doon. Tapos iba pala talaga yung may hawak nitong NFT game na to. But I think naman sila naman to, guys. Kasi pwede naman natin i-check mismo sa mismong Twitter page nila, no? Or yung mismong social media platform nitong Influencers of the Metaverse. So, ayan siya, guys. Pwede nyo i-check dito yung mga updates. And kita nyo naman, no? Then, ayun, guys. Dito sa baba, makikita nyo lang yung pinakabuod, no, yung exchanges, resources, contact us, and yung mismong official social media platforms po nitong Influencers of the Metaverse. So, I think based sa aking pagka-observe sa kanilang team, no, galing Brazil yung mga devs nito, guys, oh, Brazilians. Then, akit tayo sa taas. Then, tingnan naman natin yung kanilang white paper. So, ito naman mga ka-GG, no, yung white paper po nitong IOM. At gaya nga na sinabi ko sa mga previous videos ko na nire-review na dito sa aking YouTube channel, no, naka-base lagi tayo sa checklist. So, una nyo titignan is yung webpage, yung devs, and of course, yung roadmap, and itong white paper nila kasi nandito na lahat ng information sa isang NFT game, no. Para po ito doon sa mga newbies or bago lamang dito sa NFT game na to. So, ayan, nakalagay naman dito yung trailer nila. Then, yung game concept, kung ano ba to si IOM. So, ayan, nakalagay naman. Hindi po ito basta-basta na NFT game lamang. So, consist siya, guys, ng minigames din, no? Then, ito, guys, yung about sa minigames nga nila, yung rolling slowly. So, ayan, the winner must lose the race. So, the slower you are in the race, the more chances you have to win. So, parang baliktad, guys, no? Kung sa mga normal races, human races na pang ano takbuhan, 'di ba? Dapat kung sino 'yung mauna siya 'yung panalo. So dito baliktad, guys. So dapat hindi ka manguna para manalo ka. Okay? So ito 'yung mga common questions, how many runs does each Sky Zhao do per day? So 2 races. How many times a day it is necessary to give insulin to Sky Zhao? 1 times a day. When do Sky Zhao's races reset? So every day at 21 o'clock. Does the player need to buy tokens to buy insulin the first week? Who bought the boxes in the pre-sale? No. So, they will give the first 7 days of insulin for free. Ayan guys, i-note nyo lang yan. And all players earn tokens in the race even without winning the match. Obviously, whoever wins come in last.
gets more tokens than the other players. So lahat guys makakakuha ng tokens based sa nabasan nga natin dito sa kanilang white paper, no, lahat pwedeng makakuha ng tokens. At yung pinakamataas na rewards is mapupunta doon sa pinaka last, no, comes in last in the race. So ayun guys, no, and kita nyo naman dito na kailangan nyo talaga ng insulin in order na ma-regain mismo or ma-refill yung stamina nyo, no. So kailangan nyo sa most games. Then ito pa guys, no, kailangan after 7 days straight, the Gordola will have a heart attack and will need to be suspended to run again. Then you go to the store and buy a defibrillator to revive this pat. After a certain number of races this Gordola has, it will no longer be possible to revive him, but you will have the option of making the fusion between two Gordolas called nuclear explosion. So parang ano to guys, ha, yung mismong breeding system yata nila dito. From the fusion between two fad, one of the NFTs will be burned and the other will be able to restart their races. So ibig sabihin po nito, may burning mechanism sila, no? So for example, nag-fusion kayo ng dalawang Gordolas, which is yung parang NFTs nga nila dito. Then magkakaroon ng nuclear explosion. So isa doon sa NFTs na yun is mawawala, at yung isa doon is makaka-enable na mag-restart ng races. So some fusion examples: common Gordola is equivalent to common Gordola, rare gold Gordola plus rare Gordola is equivalent sa rare ulit. Then a common, then rare, equivalent is 50 chance of coming rare and 50 chance of coming common. So ayun guys, yung sa kanilang parang progress ng kanilang minigame na rolling slowly. Sa pre-sale, ito, kita nyo naman, nag-sold out daw yung mga characters nila. Then ito yung sa character NFTs. So sa boxes, ito guys, so yung worth is $65 and $130. Then possible na may changes yan kasi di naman fix yung price ng IOM tokens. Then sa rarities, ano, two rarities, common and rare. Mechanics, ito guys, no, you roll to avoid healthy foods by clicking on the X button, and you jump to avoid the running machines by clicking on the Z button. It is important to avoid those obstacles to not accelerate you in the race. So instead na, di ba, pampaboost or booster yon guys sa mga races, no, na pampabilis, dapat iwasan nyo, okay? Then consumables, ito guys, yung nakita naman natin kanina, yung insulin. Then fusions, ayun nga po, yung parang para makapag karon kayo ng parang breeding nila, pero may burning mechanism din kasi yung breeding nila dito, eh. Then sa economics, I think medyo ano pa sa economics, no, pero ayun guys, nakita nyo naman kung ilan yon. So sa one insulin, ito yon, kita nyo naman sa defibrillator, 10 IOM tokens. So parang prices to, no, prices ng each item sa game nila. Ito sa babas, economy. Ayan guys, kita nyo naman yung allocation ng kanilang tokenomics. So ay total, no, 1 billion token. Then ito guys, may taxes din sila, 7.5% in selling and 7.5% in buying. Then take note that this is value can change, but it will not go beyond 15% in total, okay? Every transaction will burn 1% of the token. In withdrawing, the tax begin up at 50%. So may 50% tax guys, ah. Then magde-decrease na 5% until it reaches zero, no. So ibig sabihin, pag dinivide niyo 'yan, I think 10 days, no, in order na bago kayo makapag-withdraw. Then sa baba, mga important notes sila, basahin niyo 'to guys, no. Then sa team, ito nga po, no guys, kita niyo naman po. Ayun, no, docs dev sila. Then sa kanilang security, ayun, no, yung deterministic physics na tinatawag nila dito na preventing daw para ma-avoid yung hacking. Then sa audits, ayun, no, audit na po sila ng Certik and Haken. Then anti-whale mechanism din guys, meron sila guys, no, kita nyo naman po. Then sa roadmap, ayun nga po, same naman po, may checklist din sila dito, no, sa kanilang white paper, which is a good thing yan. In order to start guys, dito sa kanilang official website, kiklik ko tong play now nila and idadirect nga tayo dito, which is magsa-sign up nga tayo, no. So wait lang, once sign up, i-verify yung email, no. So hintayin nyo yung pag-send sa inyo ng verification code if ever na magsa-sign up kayo dito sa IOM. Ito na mga ka-GG, no, verified na yung ating account. And gagawin na natin next dito is if ever puto tayo sa boxes, no. So dito ang available guys is yung prior box and yung Gordolina box.
So, tignan nga natin, guys, kung how much ba yung Gordolina box na 360 IOM, no? So, punta tayo sa kanilang pancake swap para ma-check lang natin. Hindi ko pa na-copy. So, copy ko muna yung kanilang wallet address. Then, dito, sa pancake swap, so, import lang natin. So, kailangan ma-import yung mismong token. No? Sa labat, lumabas siya dyan. Ayan. Tignan natin ay understand. So, i-convert lang natin muna sa USDT, guys, yung kung how much ba yan bago ko mag-deposit, no, dito sa ano ko, MetaMask wallet. So, IOM. 1 IOM is equivalent to 0.04. Kung 360 ang need natin. So, ito yung current price niya as of today, no? Pero hindi yan fixed, guys, no? Pwede yan mabago pa. Okay? So, ito na, mga ka-GG, no? Kita nyo naman, nakapag-deposit na ako dito sa aking MetaMask wallet. At bibili nga po ko nitong 360 na IOM tokens para makapag-start tayo, no? So, gawin natin 362. Baka kasi merong, ano yan, guys, eh, bawas, no? So, ayan, swap na natin. So, accept. Then, confirm. Hintayin lang natin siya mag-load, guys, no? And remind, meron yung gas fee. Okay. So, ito, guys, nagdagdag pa ako, no? Kasi nung nag-exchange tayo, merong slippage, no? Na at least mga 30 IOM tokens yung nawala sa atin. So, hindi ko nabuhay 360. So, naglagay ulit ako ng... Binuo ko na yung $20 or 20 USDT na invest natin. So, ito yung total, guys, 394 IOM tokens. Ang next kong ginawa, guys, is nag-deposit ako dito mismo sa IOM website ng... Nung in-exchange ko mismo, guys, doon sa PancakeSwap, no? Yung total, no, nilagay ko dito. Kinapi ko lang to, pinaste ko mismo doon sa MetaMask wallet na pinagsendan ko ng IOM tokens, no? So, back natin at refresh ko lang. Tingnan natin kung pumasok na. So, hintayin lang natin siya, guys, no? Medyo matagal siya mag... pasok mismo sa deposit dito mismo sa wallet. So, ito na, mga ka-GG, no, nag-reflect na yung ating dineposit, no. So, pag-check natin sa deposit, so, ayan siya, guys, confirm na. At kapag walang lumalabas, guys, dito sa wallet nyo, ang gawin nyo, guys, is mag-sign out kayo or mag-re-login kayo dito sa IOM dashboard nyo, no, para at least makita nyo kung mag-reflect ba. Kasi minsan, nakita ko, based sa aking experience kanina, nag-deposit, na-check ko, confirm na, pero walang lumalabas sa wallet. So, ang ginawa ko, nag-sign out ako, tapos nag-re-login, then may lumabas na siya. So, ayan siya, guys, yung 390. Then, ang gagawin ko na is, try na natin bumili nung sa boxes, no? So, dito sa kanilang boxes, may dalawa nga. So, itong Gordolina yung susubukan ko. So, bilhin lang natin isa. Bye. So, ayan, guys, meron na tayong one box to open. So, open na natin siya. At nakakuha tayo ng... Ito, guys, no? Rarity. Check nga natin. Anong rarity nito? Haya maklik. Pero ito, guys, yung nakuha nating NFT, no? So, heart attack. May nakalagay dito, last insulin shot, never, remaining matches, infinite. Medyo ano lang ako dito sa kanilang NFT character, no? So, ayun siya, guys, nandito. So, ang next kong ginawa, guys, is bumili ako ng insulin, no? So, pagtitingnan natin sa ating wallet, so, dapat meron tayong insulin, no? So, ayun siya, guys, tatlong insulin yung binili ko. So, ang gagawin ko nga is, maglaro na nga tayo nito, no? Tingnan natin kung ano mangyayari. So, ito na, mga ka-GG, no? Meron na nga tayong insulin na para makapag-start tayo maglaro dito sa kanilang minigame, no? Na rolling race. So, pagtitignan nga natin sa kanilang official website para at least makita natin ang buo. So, sa games, ayan siya, guys, rolling race. Then, so, ang kailangan lang naman natin is insulin, no? Parang ito yung mismong token or fee in order na makapag-start, no? Apply lang natin. So, ayan, in-apply ko na yung insulin. So, let's roll. So, sa isang insulin, pwede kayong maglaro ng dalawang race. Okay, pwede tayong maglaro ng dalawang race, no? So, merong iba't ibang klase. So, may dalawa pa lang as of now, no? Pero magkakaroon sila ng, ito, yung third version nila. Pero sa akin, ito, guys, subukan natin ito. Dalawa na to, no? So, play a normal racing using a single Gordola, single. Then, play a normal racing using a single Gordola representing all of your Gordolas that are ready to race. Parang one for all, no? Pero isa lang naman yung ating Gordola, so single muna. Ayan.
So, ayan, waiting for players. Ano ba to? Ano nangyari? Ah, so dapat iiwasan yung mga pagkain. So dapat... Eh, siya kasi yung controllers, guys, eh. So medyo... Eh, Z, siya ka X pala, sorry. So dapat di tayo mauna. Nauuna tayo, my gosh. So dapat hindi natin makuha yung energy bars. Medyo nalilito pa ako, first time lang. So ganyan siya, guys, oh. Makita nyo. Samantala yun, nasa dalawa sa dulo. Fourth and third, mukhang sila pa na mananalo. Ganito lang pala kasimple, guys. So first time natin laruin, oh. So akin, pinipindot ko lang X. Ewan ko ba? Ang hirap. Mahirap pala sa simula. Para at least naka-experience ko rin at na-share ko sa inyo, di ba? So, ayan. So, how much kaya? So, loser here only wins who loses. So, how much yung token na nakuha natin? Ayun! Tatlo, guys! Ang nadagdag! So, kada... Depende pa yun, guys, kung pang ilan ka, no? Just siguro doon sa mga isa lang NFT single na lang para mas mabilis kayo makakakonnect. Eto na, connecting to lobby agad tayo. So, isang player na lang. Nawala eh. Nag-reset yung isa. Ang tatlo ulit. So, tatlo lang kami. So, ang gagawin namin... Ano ba yan? Nauuna na naman ako! Jesus, man! Ang hirap! Mahirap siya, guys! Mahirap siya. Nakakakuha pa rin tayo ng power-ups, eh. Hindi ko alam kung paano gagawin dito. Paano ba mag-iba-iba ng pwesto. So, syempre, isang line lang. Kung pang second ka, doon ka sa second line talaga. Ang problema, nagmamadali ako. Paano kaya to? Ang hirap. Para sa akin, mahirap yung controls niya, guys. Ayan, oh. Kita nyo. Tayo pa rin nangunguna. Pero at least makikita natin how much yung reward kapag sa pinakanauna dito sa race, no? Mahirap siya. Mm-hmm. Ayan, nauna tayo. Sayang. So, ilan ang dagdag? So, pag ikaw yung pinakauna, mga 2.5 na IOM tokens, no? Pero, kapag, let's say nga po, kapag second or third, pag second kasi tatlo eh. So, maganda na yun. Take note mga ka-Gigi, no? Based nga po sa kanilang white paper, isang beses lang po per day na pwede kayong gumamit ng insulin per NFT character. So, for example, naubos nyo na yung 2 rolls, kailangan nyo na mag-wait ng at least, let's say, na 24 hours in order na makapaglaro ulit, no? So, pwede nyo yan i-basis, guys, doon sa kanilang white paper. So, punta lang tayo dito, guys, then sa mismong laro nila, no? So, punta tayo mismo dito sa may rolling slowly. So, ayan siya, guys. At kita nyo naman how many times a day is it necessarily to give insulin to Sky Zhao? Isang beses lamang po. At ito yung reset time, guys. So, please do take note of it. So, mga ka-GJ, agad dito lang muna po yung ating NFT Game info video about sa influencers of the metaverse or IOM. And hopefully, guys, makatulong itong information na to sa inyo, lalo na doon sa mga mahilig sa mga gantong klaseng NFT Game, no? And kung hindi ka pa nagsasubscribe sa aking YouTube channel, make sure to subscribe and hit mo na rin yung notification bell para maging updated kayo sa mga upcoming videos ko dito sa aking channel. Thank you guys for watching and see you next time. Goodbye and good vibes. Bye guys, see ya. Bye boys, stay safe everyone!